para makuha uli ang belt na last time ay nawala sa'yo. Ano ang paghahanda mo at anong i-expect ng tao bukas sa magiging laban ninyo dito ni Rene Mark Quarto? Napakasaya ba na nabigyan ako ng chance na maglalaban dito sa IBF para makamawi ko itong titulo nito. Tsaka sabi ng mga tao na nas nalaban nila ay laban namin, maganda daw ang laban namin. Kaya yung nagsasabi ng ibang tao na ako daw ang panalo, kaya hindi mas sanaga para mas maganda yung mapanood nila. Thank you. Alright, follow-up question lang before we go to Coach Tasi Makalos. Last time, it went the distance. Sa tingin mo ba may kailangan kang gawin para masiguro mo ang panalo mo ngayong pagkakataon ito? Opo, gagawin ko po lang yung lahat ng pinag-training namin at pinag-aralan. Kaya bukas na lang makikita yung laban. Hindi ko masasabi kung ano ang mangyayari. Yeah, yun lang, bukas na lang maganda ang mapakita ko. There you have it, ladies and gentlemen, our challenger, Pedro Taduran. Tanungin po natin si Coach Tasi Makalos, ano po ang inyong naging paghahanda dito po sa pangalawang paghaharap nyo? Against this time naman, siya naman ang kampiyon, Rene Mark Quarto. Coach Tasi? Hey, play po itong bukas. Magandaan talaga namin, maraming maganda, para maganda ang laban. Maganda ang laban namin. Mabawi yung program. Meron namang isang hangat ng boxer. There you have it, ladies and gentlemen, Coach Tasi Makalos. Ngayon, let us go to the IBF World Minimum Weight Champion. Dito kayo, Rene Mark Quarto. Rene, ikaw ang unang-unang world champion sa stable ni Coach Nonoy Neri. Ano ang inyong ginawang paghahanda para mapanatili sa iyo ang corona, mapanatili ikaw ang tanghaling pa rin na IBF World Minimum Weight World Champion? Unang-una, laki pa salamat yun na binigyan ako ng laban ni Coach Nonoy. Pangalawa, yung naging performance ko natin yung nakarang taon, mas naging dextre pa yung paghahanda namin ngayon para maparatili sa akin yung belt. Kasi bata pa lang ako, nagsisimula pa lang mag-boxing, pangarap ko natin na makuha at makamit yung pinakasasa at pinakasok ng boxing. Maging world champion. Hello, question na uli, Rene, bago tayo mo kay Coach Nonoy Neri. Same question kay Pedro. Pangalawang pag-aharap ninyo, rematch ito, sa tingin mo ba may kailangan ka pang i-improve o mas kailangan pang pag-usayin compared dun sa huling performance mo against Pedro Taduran? Ano yung bago makikita ng tao dito sa'yo ngayon? Meron din kami mga bagong technique na ginagawa natin sa training. At bukas na lang siguro ninyo makikita kung ano yun kasi... Okay. Hindi naman pwede dito natin sabihin yun. Ayun. Oo. Tapos, sinisigurado ko din naman bukas na nasa tamang condition yung katawan ko din. Mananatili pa rin sa akin yung corona na patagal na nang pinangarap. There you have it, ladies and gentlemen, the IBF World Minimum Weight Champion, Rene Mark Quarto. Now, let's go to Coach Nonoy Neri. Coach, kilala ka bilang, of course, nag-handle kay Senator Manny Pacquiao. Nandiyan din, ikaw din ang kilala, nasa corner ni John Gray Casimero nung tinalo niya si Guillermo Rigondo. Matagal ka na sa industriya. Ngayon, meron ka ng matatawag mong sarili mong world champion. Ano po yung naging paghahanda niyo, Coach, para ang kampiyonato ay mapanatili sa iyong stable? Una-una, salamat pala yan sa kaya, no? Sa mga media, especially Pao, Chairman Mitra, kay Silver Boys, thank you, kay Tiga Koto. At sa lahat ng Gabovision, maraming salamat sa suporta ninyo. Yung pinag-ahanda namin na laban na ito, I respect Taduran sa former world champion, sa premier niya, Makalos. Maraming salamat, Makalos, na ano, kay maging kaibigan tayo. Pero itong laban na ito, pinaghahandaan din namin for almost 3 months or 3 months. So itong laban na ito, napakagandang laban. Yung iniisip ng tao na previous fight na panalo sila. Itong laban na ito, ipakita namin sa tao
na itong laban na to, lalo gaganda, lalo bumusog yung mata nyo sa kapanood ng laban ng Kuwato Tadawlan Part 2. Thank you. Oh yeah. Napakabahag na napahayag ni Coach Noy Neri. Now, pagbibigyan po natin ang pagkakataong ang ating kapatid na si Pao Salud para magtanong po sa mga protagonist natin. Kapatid na Pao, nandiyan yung mikropono. Pao, ayan yung mic. Sino una mo tatanggin? Okay. Pwede ako muna. Okay. Ako, actually, involved na involved ako dito sa laban na ito last year. So, talaga nina, abang ako, pagkatapos, nakausap ko si Taduran, nakausap din si Kuwato. So, sa mga nanonood nyo, dapat talaga abangan to dahil dito magkakaalaman kung sino talaga yung kampiyon. Ako muna yung magtatanong. Dahil, alam mo, Pera at Pedro, alam mo, yung mga tao talaga, sa comment section, tuwing pinahin ko, pinahin ako pa, Pedro yan, gano'ng importante sa'yo itong rematch na ito para patunayan sa mga tao na ikaw talaga yung champion? Gano'ng importante? Sobrang importante po ito sa akin kasi para mapatunayan ko nung last year na ako talaga yung panalo, kaya pagbubutihan mo sa laban na ito, kaya para makakita ng mga tao na ako talaga yung tunay na champion. Yun. Para naman kay Kuwato. Siyempre Kuwato, ang importante, yung score ng judge, sa score ng judge, ikaw panalo. Pressure ba sa'yo na parang ang dami nagsasabi na medyo hindi ikaw yung panalo. Pero again, it's a close fight. Anywhere you go. Pressure ka ba dito sa laban na ito?